Ayan guys, nandito po ako sa Sagingan. Ayan. Ibisitahin ko yung mga lansunis na nagkandamatay ng iba. Dala ng tag-init. Mga guys. Ayan o, mga puno na lansunis. Nagiging dry na. Buti na lang mo ulam-ulan na kahit pa paano. Diyan ay nakita kong sagi. Ito na mga guys, yung pinutol na kawayan. Wala dito yung mga tao na nagpuputol kasi nga napakaaga pa para pumunta silang lahat. Ayan mga guys, ang pinuputol na mga kawayan kasi nga nakatabon sa lansunis. Kailangan talaga yung lansunis, hindi matabunan ng dahon ng kawayan kasi sayang din ang panahon. Nagtanim ko na lansunis tapos hindi na din pakinabangan, matabunan na din ang kawayan. Dami ah. Wala pa po yung mga nagpuputol. Bandaming kawayan. Ow! Nawala na isang saging na tunda. May nakita kong saging na tunda na nakatayo kahapon. Biglang nawala. Hindi kumuha siguro. Ito, maganda. Pansungkit sa bubong. Pang nakilinis. Yan. Ito ang mga nakong kawayan. Eh mga guys. Ano, pati yung niyog. Ano na rin bagsakan. Nagsaka na rin yung mga niyo. Ayos ko. Yan, dahil lang ang mga matumba ulit. Matalisod. Mabuti na lang umulan-ulan na. Madiligan yung mga puno na lansunis. Lahat ng mga puno. Sa daigdig. Yan. O, diba? Ayan mga guys. Ang pinagputulan. Ang pinagputulan ng kawayan. Ito naman guys, yung daan ng tubig, yung hose. Kasi nga may tubig na sa ilong. Yan, magpapaanda ng asawa ko ng tubig para madiligan ang kanyang lansunis. Ayan, nasa na ba yung makina?
Doon sa ilong ang makina. Tingnan natin dito ang makina. Ang direto pa ang makina. O, mawala na. Oo nga, ang dami ng tubig sa ilong. Diba? Nagpabutas nga pa lang asawa ko para magparoon. Ayan guys, ayan. Ang hose, ayun. Nakalagay yung isang hose sa tubig. Yung isa naman pakiyat. Ayan po yung makina. Ang galing ha. Sana nung nakaraan. Ganyan din nangyari sa palay. No? Di sana nakaani kami. Nakaani rin sana kami mga guys. No? Nung nakaraan. Kung marami rin sana ng tubig. Ayan mga guys. May tubig ng ilog. Makina. Yeah. Oh, yan. Oh, yan na. Bye-bye. Sa paligid. Bye-bye. Ayan na, pari guys. Nakakatuwa na kasi nga yung mga lawan sunisan. Ayan na. Ginagana na mga muto. Para yung mga gilid na tinanggala ng kawayan, mataliman din ang lansunis. Oh, masakit. May mga tinig. Ay, Diyos ko, hirap. Wala kasi nagabidyo sa akin. Ako lang pong mag-isa ang nagabidyo sa akin. Yan guys. Ayan. Ayan po yung pinagtanggalan ng kawayan. Swerte naman ang panahon ngayon kasi nga may tubig na, sayang naman yung mga palay na paanilan na nung nakaraan. Hindi lang naman napagbigyan. Ayan, dami puno ng kawayan. Mahirap pala maging lalaki. Mahirap kaya magtabas ng kawayan ha. Magputol. Ang haba. Ayan ha. Oops. Pahinga muna ako. Upo ako sa mga kawayan. Yan, isabit ko na lang sa cellphone kasi nilagyan ko siya ng tali. Tali. Ayan. Ang daming kawayan. Sabit natin. Magalaw nga lang. Sabit-sabit po. Kaya na muna ako. Kaya na muna ako sa taas ng kawayan. Madulas. Basa kasi. Hello. Good morning. Ang bilis ng araw. Isang panahon, Friday na naman.
ko basta ang kawayan. Nakakatuwa ha. Kailangan ng buhay, wag boring-boring. Ngiti-ngiti naman. Dami, ha? Daming kawayan, no? Hindi na kasi kaya ng asawa ko magputol kasi yung kamay niya may diferensya yung kanan. Kaya pinaputol niya lang. Ay, Diyos ko, nang padtok pa, wala tulog. Naingay kasi. Dandan, ito may slides, may hirap mabungian, pangit na nga, bungian pa araw, aray, ayun pa lang ha, ayun pa lang. Ayan, dandahan tayo, dandahan, may mga motor, napati.